Magsasagawa na rin ang investigasyon ng PNP kung nagkaroon ng kapabayaan ang mga otoridad sa Dasera case. Dumepensa rin ang PNP sa muli binibigay na special treatment sa pamilya Dasera. Narito ang report. Inihatid na sa huling hantungan ang flight attendant na nakitang patay sa isang hotel room sa Makati City noong bagong taon. Gwardyado ng sundalo at pulis ang buong funeral ceremony. Tikom ang pamilya sa usad ng investigasyon, pero may alam daw silang bagong lead na hindi muna pwedeng isapubliko. Hindi na kami magsasalita talaga. Doon may alam na kami, no? Pero syempre kailangan talaga na may isiguro muna. Ayaw din namin makasakit ng inosente. Noong Sabado, isinailalim sa halos 5 oras na re-autopsy ang labi ni Christine. Aminado ang NBI na mahirap ang proseso dahil contaminated na ang mga ebidensya. Nagkaroon na ng rapid deterioration yung ibang ebidensya dito. But again, we are not discouraged by that. Posibleng ngayong weekend lumabas ang resulta ng ikalawang autopsy. Sinimula na rin ng Philippine National Police ang internal inquiry sa posibleng pagkukulang ng mga otoridad sa kaso ng namatay na cabin crew. I have directed the Director for Investigation and Detective Management, or DIDM, to conduct a separate inquiry and recommend to us, not later than January 13, their findings on any liabilities of Makati police officers involved in the ongoing investigations of the Dasera case. Gusto rin ipatanggal sa serbisyo ng pamilya Dasera ang medico-legal officer na nagsagawa ng autopsy sa bangkay ng flight attendant. Pero pag-aaralan pa raw ito ng PNP dahil wala pang dumarating na report sa kanila. TIDG na rin daw ang mangunguna sa investigasyon ng kaso na abala na raw mangalap ng mga ebidensya. Nilinaw din ng PNP na wala silang binigay na special treatment sa pamilya Dasera. Wala na, hindi naman namin sila pinagbawal. At hindi rin namin sinabi na magpunta sila doon because they did it known as a family friend. So they just pay respect kasi nga ang mother ni Christine Dasera is kasama po namin sa trabaho. Para sa 1PH, Patricia Mangune, News 5.